Mugen Gauge, FG360, Mugen na bucket seats, yan, tinatakpan lang natin para protection. Shift knob, tinatakpan din natin yan. Pedals. So, madami kasi sabi, sobrang mahal. Talaga sobrang mahal yan. Birthday ka, Totong. Morning, bossing. Dito tayo sa shop. So, ang agenda natin ngayon is mamount na natin yung engine ng SIR. And tapos na tayo sa paint. So, salpak na natin ito. Ginagawa ni ka, Totong, yung linya ng clutch. Kahapon, ito ginawa namin. Linya ng preno. So, yun. Magbali tayo para magandang tingnan. Tapos ito ngayon yung sa clutch. Ito yung wheel wells nya, kinis din. Ayan, tutok na natin yung engine. So, ito yan. Ito si Bro, easy. Sige. Hop, sapul sa preno dito. Ito to, ayun. Pas na, dito ka po. Hindi na magmahal. Ito malawag yung pong. Lumog. Tutawa na. Ah, sige. Handa na. Sige. Ay bossing, so yan, namount na natin yung engine ng SIR. So, mounted na siya. Pakita ko sa inyo yung mga ginawa natin. So yan, kapit na yung engine. So, pwede tayo ng mount. Half port mount yung nilagay natin. Linis na yung engine. Gawa din to ni Boss Ednel. As you can see, 420 yung head niya. Linis. Sa above 5.5, gumawa niyan. Ito yung likod. Nag-shave tayo ng engine bay, so tinagal natin yung mga butas. Yung sa power steering, tsaka yung sa sprinkler, tanggal na rin. Para malinis tingnan, pareha siya sa kabila. Ayan. I-convert din natin siya ng EPS para maluwag din tingnan yung engine bay. Tapos yung brake lines, yung dating nasa firewall, nirelocate natin. So malinis na rin yung firewall niya. Yung fittings, mga fittings, kinustom natin. So ayan. Lagay tayo ng balik para pare-parehas, pati yan sa clutch para malinis yung tingnan. Ito bala kong putulan yung throttle cable niya para hindi siya masyadong mahaba nakaganyan. So ilipat lang natin siya dito yung sakto lang. Ayan dyan. Shifter leakage, nakakapit na rin.
yung shifter linkage na. Ano pala sa B18C? Na 2,000 spec. So, yung LSD niya is 4.7. 2,000 spec na B18. Yung wirings niya, tuck din natin yung wires niya. So, di gumawa na ako ng ano, dadaanan niya. Dito na siya dadaan lahat sa gitna. So, ayan. Meron na siyang bracket. Meron na goma. Yung AC niya, tatago rin natin yung lines niya. Ito pa yung isang project natin na EG. Tafeta white naman siya. So, tapos ng pinturahan yung paha niya. Pakita natin. Pati loob. Painted po. Yan lahat. Magtropa yung may-ari po niya. Yan sa Ercha ni EG. Sabay sila dinala dito yung unit nila parehas. Nauna lang yung kay Andrew. Kaso, yung boss Andrew, kaso mas nauna natapos to. Kasi medyo mahirap na maghanap ng parts ng EG. Tsaka yung kaha niya medyo madaming ginawa. Ayan. Dito pala, palit din tayo ng shock towers dito. So, may bulok yung shock towers niya. Pinalitan natin. Tapos, pakita ko po yung under chassis niya. Yan. Malinis din. Nakintab din. Ito po yung sa harap. Yan. Tapos, ito protection pa rin. Lagi tayo naglalagay. Para hindi magasgas yung pintura. Kasi sayang yung pintura pag medyo nagasgasan, mahirap na ulitin. At least kahit kumikilos tayo dito, may protection. Katabi pala na itong ginagawa nating SIR, yung isa pang SIR na Nigen SIR, yung medyo madaming nag-negative comments kasi sobrang mahal daw ng unit. Yan. So, na-refresh din natin yung engine bay niya. Pakita natin. Mugen gauge, FG360, Mugen na bucket seats, yan, tinatakpan lang natin para protection. Shift knob, tinatakpan din natin yan. Pedals. So, madaming sabi sobrang mahal. Talaga sobrang mahal yan. Sobrang mahal naman talaga siya. Pero, yung buyer, yung, o kaya yung owner ngayon, kasi hindi naman niya binili yan, para lang dun sa sasakyan. Binili niya yan kasi doon sa mga nakakabit na parts medyo mahirap na kasi maghanap ng discontinued na, so yung value ng kotse mas mura compared dun sa value ng mga parts na nakakabit. Tsaka wala rin gano'ng nagbebenta ng mga parts na yun, kaya kumbaga may extra budget, easy buy na kasi sama-sama na yung mga Mugen parts na nakakabit, hindi na tayo mahirapan maghanap. Yung rims, kinuha nila, papa-refurb down nila. Kinuha ni Boss Nico. So, iba yung pangtayo natin. Ito yung engine niya, pakita. Ito pala yung EK9 na ginawa natin. Chino natin na Hondita na. So, okay na yan. For pickup na siya. Tapos, ito yung engine ng Mugen SIR. Itong BC, medyo mahirap na rin humanap. Kasi wala na rin gano'ng nagbebenta niyan. Stock SIR engine siya. So, mga bolt-on na Mugen parts siya nakakabit. So, pakita ko pa yung isa nating project. Ito siya. Honda SIR. So, detail lang yan na nauwi sa repaint and nauwi sa mods. Dinala po dito yung unit para i-refresh, para i-detail. So, chine ko yung paint niya. Medyo madami siyang tama. So, nag-decide kami na i-repaint. So, kitab na ulit siya.
So, siyempre, sayang yung repaint pagka may mga tama yung panels. So, nagpalit na ako ng bumpers harap likod din. Tapos, mga bolt-on parts din na mods. Ito yung palitan na rotors, spoon calipers, C28. So, naiwan yung headlight. Nung nagpintura tayo, nagpalit na rin tayo ng brand new na headlight. Tapos, mga bolt-on. Radiator, spoon, radiator hoses, spoon oil cap, spoon socks. Ito yung interiors niya. So, nagpalit na rin tayo ng spoon shift knob. So, yun yung mga stock parts na napalitan. Spoon shift knob, spoon steering wheel, momo hub. Para magamit natin yung steering wheel. Spoon rear view mirror. Yan dyan. Kabit na. So, yun. Usapan namin detail. So, check natin yung unit. Medyo madaming tama yung pintura. So, decide na repaint. Maganda naman po yung kinalabasan niya. Ang gusto ko na lang palitan dito ng owner yung side mirror. Kung may makukuha siya na stock side mirror or spoon side mirror. Itong gamit niya is USDM side mirror. Palit din tayo ng mga brand new na emblems. Spoon exhaust na muffler. So, yung mga parts, galing ulit kay Boss Eric sa Option App na laging nakasupport at tumutulong sa atin, sa mga clients natin pag naghaharap ng mga pyesa. Boss Eric, thank you. Lagi kang nakasupport sa amin. So, yun yung mga napalitan na parts. So, yun mga boss. Detail dapat ang papagawa, pero nauwi natin. Hindi natin kasalanan, medyo maselan tayo. So, syempre ayoko lumabas dito sa shop na may tama o kaya merong mali na nagawa. Kasi mahirap din naman detail. Tsaka kapas na rin yung paint niya. Thank you!